ka layo. Opo. Nandun po siya sa mga ilang metro ang layo niya. Hindi ko ma-estimate kung ilang ka. Parang malapit ang ginagasa. Kasi hinubaran niya na po eh. Kasi medyo maliwanag yung buwan. Yung time na yun. Tapos yung mga ilaw po doon sa ano. Yung mga, may mga ilaw din po dito sa amin sa may gabi ng bahay. Wala lang mala yung... Nangihina lang po yung pinsan ko. Nangihina na. Anong manahina? Yung pagkawala na po. Gumagalaw pa. Opo, wala na po yung malay niya. Sabit lang. Sir, umpisa ko lang sa umpisa. Paano nag-umpisa yung lahat? Saan galing sa Jovelin? Paano nyo siya nakasama? Paano nyo nakita? Bali, ano po, inabangan po namin eh. Inabangan po namin siya galing siya ng ano. Inabangan nyo sa? Sa Robinson. Diyan na lang po sa kanto ng Panlupa. Doon, saan kayo ba na nag-abang dyan? Ako ang nag-abang, ako yung pinaka-lookout niya. Yung papasok po doon, sir. Sa ano? Sa tindahan? Opo. Doon kayo nag-abang? Opo. Saan sa Jovelin bumaba? Sa kanto. So matindahan din, papasok doon? Opo, opo. Ano siya na kyan? Uli kami sa kentos kasi hindi siya dumaklaro kasi medyo magubat pa yun. Okay. Hindi siya dumaklaro yun doon. Ako doon ako sa may court, yung edamuan ko doon, doon ako pa na kayo. Pagbaba ni Jovelin, sino yung sumalubong sa kanya? Wala pa rin sa lubong. Naglakad siya papasok? Naglakad lang po siya papasok. Tapos yun, sinundan nyo na? Opo. Tapos magsisinyas po ako sa kanya na ano, kung may tao wala. Pago doon ako siya nakabang sa ano, sa una. Doon yun na po hinablog yung pinsan ko. So sa yung isa mong kasama sa una nang kabang na ikaw sumusunod kay Jovelin. Opo. Medyo malayo lang ang distance ako sa kanya kasi sumusunod ka kay Jovelin yung isa mong kasama nang kabang sa unahan. Opo. All right. Ngayon, paano mo siya nabigyan ng senyas na wala nang tao? Anong usapan? Ano lang po, bali lighter lang po. Senyas ko ng lighter. Senyas ko ng lighter. Opo. Senyas ko ng lighter. Mhm. Wala nang tao. Tapos yun doon na po yung nablo. Doon na ba dapat sa papasok doon niya inabot sa damuhan? Opo. Alright. Anong pagkabot niya? Anong ginawa ng... Medyo malayo kasi ako. Nandun naman ako sa may mangga, sir. So, silang dalawa nagpapandumog doon. Mga kano kalayo yung mga agwat mo? Kasi yung mangga, hindi ko ma-estimate kung ilan. Paano ang nagpapandumog ang sinasabi? Yung nag-ano po sila, yung siyempre yung tinakpan niya yung buwangan ng pinsang ko. Siguro kung ano nang kinatakit niya. Nagpapalag po yung pinsang ko doon. Nagpapalag siya? Opo, makaalis kasi tinakpan niya ang bunga kasi hindi masyado nakasigaw yung pinsan ko eh. Hindi masyado nakasigaw. Tapos? Doon na po din na sana sa may bangin-bangin doon. Binuwat niya? Hinila niya po doon, hinila niya. Hinila niya, hinarkad niya? Opo. Wala nang malay? Nung hinihila niya, wala malay. Yung pagkahila niya, nagpapandungo po sila doon. Lumalapan pa sa Jovelin? Opo. Pero nangihina na siya? Opo, nangihina na. Habang kinakalagad niya, papunta doon sa damuhan? Opo. Tapos? Doon niya na po ano yung parang mawala nang halos nang hininga yung pinsan ko bago niya binuhat yung parang lupay-pay na po pa sa pagsakala siguro parang lupay-pay na doon niya na ano binuhat papunta doon sa may ano sa may kamutian tapos sinisan niya ako na may ko tapos sa kapila tinex ka niya sa sinis po lighter yung lighter sinis po siya na ano na doon ako may ko sa kapila okay na doon ako mag-posting kasi medyo maling ano yun doon eh, medyo clear yun doon eh, may maraming bahay yun doon. Senyas lang kayo? Opo. Para hindi marinig? Opo. Senyas po siya. Pag, tapos? Pag senyas niya sa akin, doon na po yung ano, nakikita ko na ano, na, kasi medyo maliwanag yun po. Inubaran niya na yung pinasang ko doon. Inubaran sa Jovelin, nakikita mo? Opo. Tapos ano pa mga kita mo? Medyo ano pa may hininga-hininga pa. Oo nga. Tapos ano pang nakita mo? Habang yung paglalapos niya, pagka may nagsinya sa akin na ano, maglapit ako doon. Paglapit ko doon yung pinsan ko, walang hininga. Wala na. As in, wala nang hininga. Wala na po talaga siya. Tapos noon, sabi niya sa akin, pumunta ka sa kabila, sumayakas siya. Magpustay ka doon kasi buwating ko doon. Pagkabuhat niya po, doon niya na po din nila sa ano, sa yung pinaglagyan. Bangin-bangin? Opo. Doon yun na po dinala. Tapos ako, pagkatapos nang gawin yun, umuwi po ako sa anak, sa bahay. Doon rin siya ako sa bahay namin. Tapos siya hindi ko alam kung saan siya pumunta. Kung mga kader, nag-inom pa siya, kung saan siya pumunta. Kasi takot-takot sa kanya kasi, siyempre, puluno yan, kalalaya lang kanya. Pulong po yan. Kailan siya lumaya? Bago-bago lang po lumaya. Ano kapalit nun, nung ginawa mong lookout? Hindi mo rin siya ginasa? Wala, hindi po ako gumalaw sa kanya. Hindi po ako gumalaw. Siguro sa ano ba? Ano kapalit nun? Paano ka napapapayag? Natakot yun ako sa kanya na ano ba? Kasi nag-usap-usap na lang ganun, nagsasabi-sabi na siya ng ganun. Siyempre, kulungo yan. Kulong yan. Kung anong gawin niya sa akin, kasi nga,
sa ano nga, pag naginom kami, lagi na akong ginagamitin yan. Lagi na akong sasaktan. Ano niya si Jobelin? Pinsan po rin po. Pinsan po niya rin? Pinsan mo rin po siya? Yung... Opo, opo. Tapos yung time na yun, nung ano, medyo ano na, medyo mainit na. Mm. Kaya tawagan niya ako, pumunta ako ng San Jose. Mm. Daling ko rin yung mga kainin, daling ko rin yung mga barkata ko doon. So, yung Jose. Cellphone pala, saan napunta? Ibang gamit niya? Hindi ko po alam kung saan niya dinala o kung saan niya inilagay yung cellphone. Bakit? Kasi siya, siya ang nandun sa ano eh. Siya yung stop-insan ko. Pero ako lang naging lookout eh. Mm. Siya yung nandun. Yung cellphone yung gamit ng pinsa namin, hindi ko alam kung saan na dinala yung cellphone. Kasi ang sabi ng nanay, di ba, sumagot pa pero tahimik. So sino yung sumagot doon? Hindi ko po ano, hindi ko po alam kung nasagot niya pa ang tawag o ano. Nang ano, yung tawag na yun, kung nasagot pa niya, nung pinsan ko. Bakit nasa kanya yung cellphone? Nasa kanya na yung cellphone eh, nasa kanya yung cellphone. Nasa pinsan ko yung cellphone. Yung gamit, yung bagong Jubilin, sa kanya rin? Oo, oh, nasa kanya. Kasi, nakaano pa eh, nakasot pa sa bag yung ano, nakabag pa yung pinsan ko. Tapos kayo nabukasan, saan na kayo natulog? Saan ka natulog? Doon ako sa bahay ko. Ah, pag ano, nandun ako sa bahay ko. Umay ako doon. Tapos siya, nakamotor siya, hindi ko alam kung saan pa siya doon na pumunta. Hmm. Eh, bakit tumagal pa ng ano? Hindi mo naisipan na, kagad na magsabi? Natatawag din ako, sir, na ano, kasi siyempre, yan na nga, yung, ano nila kasi siyempre, di ba, kalalayan nila. Hmm. Baka mamaya, kung anong gawin niya sa akin. Kaya kinibing ko rin talaga. Kaya yung pagkasaksa ko sa kanya, yung time na gabi na yun, nisurrender ako doon sa ano, sa tropa namin, sa komando. Doon ako nagsurrender sa ano namin, sa presidente. Kaya dinala po ako dito sa police station. Nakakuha po ako doon ng alas 9. Balikan ko lang ka Jubilin. Matagal nyo ng plano yan, na pinagplano nyo sa Jubilin talaga? Bali po nung ano, yung adal na ano, nag-iinom po kami doon sa bahay. Bago nangyari? Makakinto-kinto niya po. Anong mga kinukwento niya sa'yo? Ano, sabi niya, ano, na baka may chicks ka dyan. Sabi ko, wala naman akong ano sa'yo. Wala naman akong merito sa'yo, kundi yung sa ano, yung sa GC ko lang, na babae. Pumunta pa nga dito sa ano, yung sa Palawan. Pumunta pa nga dito. Tapos, paano napunta ka, Jubilin, yung plano ninyo? Bali ko parang ano, may pananasan na rin po siya sa ano, sa pension. May pagnanasan na siya? Opo. Anong sabi niya sa'yo? Anong, wala naman siyang ano sa akin. Basta ang tungkol niya sa akin, ano, mga ano tayo, mag-grip tayo. Close niya ba si Jubilin? Close niyo? Nakakausap niyo? Si Jubilin, ano? Ikaw, nakakausap mo siya? Oo, oh, sa kanya po ako nagpapagawa ng resume ko eh. Mga resume kay Jubilin? Opo, sa trabaho. Yung pinsan ko lang talaga na yan yung ano, yung matindi yung ano, yung intention kasi yan eh. Hindi, paano mo sabi na may pagnanasa siya kay Jubilin? Sinabi niya ba sa'yo na rapin natin sa Jubilin? Opo. Anong sabi niya? Paano niya sinabi sa'yo? Sabi niya parang sarap mga ano, sarap mga ano, magtikim ng babae niya. Sabi niya ng ano, parang sarap mag-rape. Binabanggit niya sa Jubilin? Opo, opo. Anong, paano niya binabanggit? Sabi niya ano, maganda, ganun, makinis daw. Sabi niya sa akin. So, okay. So, paano niya nabuo yung plano na pangagasa kay Jubilin? Bariyan na po. Siyempre kasi meron kang plano niyan. Kung kasi... Yun na nga po yung ano, yung sasabi na sa akin na ano, na yung ano, yung plano namin na ano, na yung plano na, yung sasabi ng plano sir, pati na ba? Yung anong plano nga, anong plano nga? Sabi niya ano, sabi niya, ituloy na natin yung plano, ganun. Ituloy na natin yung plano. Hindi ako naman, naano naman ako sa kanya. Nailan naman ako sa kanya. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero sabi ko, hindi ako gagalaw dyan. Hindi ako gagalaw dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, ako bahala. Ako nang bahala dito. Labas ka dito. Basta mag-block out ka lang. Timpli ka lang. Ayaw mag-ano ka lang. Hindi ko alam mag-ano. Mag-spot sa akin kung may tao wala. Ilang beses na ginala sa Jubilin? Bali, ano po eh. Kasi, ang tagal na dun eh. Kasi sabi, gusto niyang pagsawaan. Ilang, tingin mo ilang beses ang ginala sa Jubilin? Mga ilang oras siyang tumagal doon? Siguro po, ano, gusto sabi natin ng dalawa. Ganyan. Dalawang oras kayo doon? Dalawang beses niya kung ano, ginalaw. Paano mo nasabi yung dalawang beses ang ginalaw? Kasi ano, nagsigarilyo pa siya eh. Tumay siya, nagsigarilyo. Sa dalawang oras niya, anong ginagawa mo doon?
Andun po ako, nakaposting po ako doon. Nakaposting lang po ako doon sa ano, sa pinagpustuhan po doon. Hindi niyo sinabi na palit naman kayo? Kayo ah, wala. Kasi sabi ko, nanghirap yan kasi ako, may anak ko sa buhay, asawa ko na sa abroad. Kung gagalaw ka dyan, suluhin mo yan, ilabas mo ko dyan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sip ka. Ay, akong bahala, basta ko lang. Tingnan mo lang ako. Yan sabi niya sa akin. Pero iba yung sinasabi niya kanina. Sabi niya, kasama ka doon. Kasama ako doon sa pag, ano, sa ako yung naging ano. Hindi, kasama mo na din. Ako yung naging ano, yung naging lookout. Pero sa pag, gagasa sa pinsa namin. Kaya nga, pero sabi niya, dalawa daw kayo doon ng gasa kanina. Sabi niya po? Oo, dalawa kayo ng gasa. Wala. Hindi po ako kasama doon siya. Hindi po ako kasama doon kasi ako naging lookout. Kasi ganun, malayo ako sa kanya. Kasi ganun yung kwento niya. Kasi, ala, ikaw, sinasabi mo muna siya yung nag-aasa. Siya naman, ganun din sinasabi niya sa'yo. Dalawa kayo. Hindi ko po talaga nalapatan yung pinsan ko. Hindi ko po nagalawa si... Ako nga yung ako na nakaposting doon sa bungad eh. Sa bungad. Ako na yung nakaposting doon. Hindi mo malamay sa labi na, tika mo na, pinsan, huwag yan. Kasi pinsan natin yan, ibang babae na lang. Kasi po, ibang klase po kasi magsalita eh. Kapag ano, parang nakasimbre eh, galing doon, pinakakalakot yan. Kaya ano na lang ako sa kanya, parang tanga-tanga na rin akong naging bata niya, na sumunod sa kanya, parang ako na yung ano, siya na yung boss ko, parang ako yung balikag-balikag. Sige. Paano kayo dinumay sa, tapos na, sa dalawang oras na yon na na-rape niya si Jovelyn, ginawa niya ang gusto niyang gawin, paano kayo dinumay sa lugar? Ako po, umuwi po ako sa bahay ko. Umuwi ako doon sa bahay ko, tapos nag-usap kayo mag-asawa. Ano, yung pagtawa ko sa asawa ko, ano, alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw kasi alas 11 ng, ano, ng gabi doon sa Saudi Arabia. Sir, meron kang gusto i-clear sir para mas marinap? Siya sabi mo, hindi ka nakisali doon o nakigalaw sa babae. Paano yung sa, ano, sa tuhod mo? Ito po sir, sa tuhod ko ito sir, yung pagbayanihan po namin ito ng pagbako. Yun, yung mga pasapasayin ko. Oh. Ito sir, mga bago. Ito yung tama. Ito dati na pa yan. Ayan yung pagbawa namin sir. Yung pagbawa namin. Patawa mo yung mga alis. Dati na pa yan sir. Hindi, dati na yan sir. Matagal na yan sir. Matagal na yan yung pagka... Mga nakamaking ako dyan. Paano mataluan niya yung mga ganyan gas-gas mo? Ayan sir, pagbubulong niya. Mga bago lang yan. Gas-gas niya? Bago lang sir. Yung paggamuga namin yan kasi nagkawa ko sa gubat eh. Yung pagdumuga namin, yung nasasakta ko yung pinsan ko. Kasi inisip ko, nandiyan yung talad, masasok lang ako. Kaya sa gubat po ako dumaan, tumakbo ako. Papunta doon sa kanan po. Eh, wala naman talad ako ako. Tumagal nga ngayon, bago lang nakita eh. Hindi, yung ano po, yung pagsaksak ko sa pinsan ko ba? Yung mga gasgas na yun po yan. Okay. Doon tayo sa ano, sa pagsaksak mo sa pinsan mo kasi meron din yung koresyon ka Jovelyn. Apo. Di ba? Paano nung naman nangyari? Ano naman kwento nun? Bali po ano, parang ano eh, parang gusto niya akong itumba kasi tiyatawagan niya ako. Nagiinom kami doon sa ano, sa mga kaibigan ko, nagiinom kami doon. Actually nakausap niya pa ng mga kaibigan ko eh. Tinawagan niya ako, pinapunta niya ako ng San Jose. Sabi niya, di ba, ano, astig ka? Pumunta ka din sa San Jose. Nandito ako sa San Jose. Sabi ko, magano man ako dyan. Di sabi ko sa mga kaibigan, sabi ng mga kaibigan ko, malang pansinin niya. Sabi ng mga kaibigan ko, pagka mamaya-maya, tumawag na naman siya sa amin. Kasi nagiinom pa kami. Pagkatawag niya sa akin, sabi niya, nandito raw siya sa kandunan po ng lupa. Di sabi ng mga kaibigan ko, hayaan mo na yan, patayin mo, patayin na. Di kasi may tawag. Di ngayon, simpre, lasing na rin kami. Medyo, ano, yung saktong pawi na rin. Pinatida ko ng mga kaibigan ko sa bahay. Doon sa bahay ko sa taas. Ang motor ko walang ilaw yan. Tapos nakaangkas na ako doon sa kaibigan ko. Doon sa ano, sa nagda-drive yung may ilaw sa unahan. Tapos yung nagda-drive ng motor ko yung pinsan niya. Nandun din po yan sa ano, sa bahay nila. Pagdala na po sa akin doon, inisip ko yung kasi yung motor ko doon walang magagarayahan. Tsaka yung motor ko direct. Inisip ko doon baka manakaw ba kasi wala akong garayahan doon. So ang ginawa ko, binaba ko yung motor ko doon sa ano, sa bahay. Pababa ko doon, nandun na siya. Tanong, sino ito? Ante ko po yan. Ito ante mo? Apo. Ito isa? Ante ko rin po yan. Ante ko.
Nanay mo na sa? Nandun din po sa ano. Tapos po yun, yung nagpang-abot na kami doon, yung nagpang-abot na kami doon, makbubo ko dito sa ano, sa may gate namin, pero na-upload na pa rin po ako. Na-upload na pa rin po ako. Doon tatawag ko sila mama. Sabi ko, ma, si Kuya Jubert dito. Eh, siyempre, takot ako sa kanya. Sabi ko, ma, si Kuya Jubert dito, ma. Sabi niya, sabi ko, ginabubog niya ako. Tapos pag-arap ko sa kanya, may diodukot siya sa tagiliran niya. Yan na yung pagsugod ko sa kanya, na inano ko siya, ginyakap ko siya. Nagpumbuno na kami doon. Nagaw ko yung kutsilyo kasi una-una binanatan niya ako sa dibdib, yung pagharapan namin dalawa. Yung paglapit ko sa kanya, yung pag-ano niya sa akin, pag-takuman niya sa akin. Laban talaga ako doon kasi ano, targado niya sa anak eh. Mm. Ako, kasi galing ako doon sa ano, sa mga kaibigan ko yun, naginom kami doon. So, yung ginawa niyo yung ano, makainom din kayo? Ako sir, ano, kasi wala akong pera nun. Siya, hindi ko lang alam kung gumagamit niya. Nang? Nang ano, bawal na tamo. Hindi ko lang po alam. Kasi siyempre yan yan. Hindi mo alam. Oo, hindi ko po alam. Pero ano, dalawa lang ba kayo? Apo. Ano, baka meron pang iba? Wala na po sir. Dalawa lang kayo? Apo, apo. Ang magplano nun na nagano? Apo, apo. Dalawa lang talaga kayo? Apo, apo. Ito lalaki, sino yung nasa likod? Makapulo. Ano po yan? Si father po yan. Si father niya? Jubilin. Yung nanay ni Jubilin, nanay mo, magkakapatid po. Saka ni Gilbert? Apo. Tatlo? Four babae? Apo. Kapatid. Ano po yan sila? Bali, walo po yan sila eh. So, namatay na yung lalaki. Ano na lang yan. Pero ang sinasabi niya, kaya mo siya sinaksa kasi para patay mo yung siya, para wala mo sumbong na ikaw yung may gawa nun. Yan nga po yung isa sa ano dyan, kasi ano eh, pilit ako pinapapunta ng San Jose. Na kasi ko bakit ako pupunta ng San Jose? Wala na ako sa San Jose. Yan nga po yung plano niya, siguro na itumba niya ako. Hindi, yung sabi niya kanina, ganoon din yung sabi niya kanina na plano mong itumba siya para wala na ako sumbong na ikaw nga yung magawa talaga ka Jabili nun. Ano po yun, sir? Yung sinasabi niya kanina na talagang plano mo na tumbahin siya para wala na magsumbong, wala na witness na ikaw may gawa ka Jubilin. Yung kutsilo po na yan, hindi po yun sa akin. So, self-defense lang po yung nagawa ko doon.